Shoutout kay Maria Cristina Estabilio, kay Claudine Villamor, Lorena Dizo, Annalyn Solis, at Tintin. Hello po Sir Chris, at hello din kay Sir Telmo. Marami pong salamat sa pag-narrate ng part 2 ng aking karanasan sa channel na ito. Nag-subscribe na rin po ako sa inyo, sir. Salamat rin sa mga kapwa ko listeners at sa mga friends at kakilala na nakasuporta sa bahagi ng mga karanasan ko. Ito na po yung part 3. Pero bago ko po i-share yung part 3 ay meron lang po akong gustong sabihin sa mga tagapakinig. Hanggat nandyan at kasama niyong taong mahal niyo, iparamdam niyo na mahal niyo sila, na mahalaga sila, kasi walang nakakaalam kung ano ang naghihintay bukas. Maaaring andyan sila ngayon kasama mo, pero bukas ay baka wala na ito sa tabi mo. Hindi lahat ng nagmamahalan ay nagkakatuluyan. Ang iba ay sadyang dumaraan lang sa ating buhay upang mahalin tayo at iparamdam na mahalaga tayo sa mundong ito. Sa pagpatuloy ng kwento, hindi nagtagal ay narating na rin namin ang aming baryo. Inihatid ako ni June mismo sa aming bahay at nang dumating nga kami sa bahay ay nandoon na rin ang aking mga magulang at laking gulat nila nang kanilang makita na may kasama ako. Pero agad namang napagtanto ng mga magulang ko ay marahil nagkakilala kami sa piknika namin ng aking mga pinsan. Masaya si June ang makita ang aking mga magulang at mahahalata talaga na malapit ang mga ito sa isa't isa. Agad akong nagpaalam dito para magbihis. Habang ito'y umuupo sa kawayan na ginawang upuan sa aming veranda, tumutulo ang tubig ulan mula sa basang-basa nitong kasuotan. Kaya bigla akong nakokonsensya dahil malamang kung hindi nito ako inihatid ay hindi ito mababasa ng ulan. Nang makita ko si nanay na palabas ng kanilang silid ay may dala-dala na itong bihisan. Ibinigay nito kay June upang makapagbihis. Pasensya ka na anak sa mga damit na yan. Hindi bale at kasya naman siguro sa'yo. Wika ni nanay na narinig ko pa. Pagkatapos kong makapagbihis ay lumabas na rin ako sa silid at nadatnan ko na silang nagkakape sa veranda habang kausap ng mga magulang ko si June. Nabanggit na rin nila dito na ako yung tinutukoy nilang anak na dalaga na nag-aaral sa kabilang lalawigan. Naisip ko tuloy na binibenta na pala ako ng mga ito nang hindi ko alam. Hindi nagtagal ay dumating rin sa bahay si Alex kasama niya rin ang aking pinsan na si Dino. Magdidilim na noong magpapaalam ng dalawa na uuwi. Hinintay rin kasi nila na humupa ang ulan. Pero bago sila umuwi ay muling nagpaalam si John sa akin at sa mga magulang ko na kung pwede raw ba akong madalaw sa baryo. Sinagot ko naman ang oo, wala namang problema. Basta andun ako sa baryo. Nabanggit ko na rin kasi kay June na tuwing Sabado lang ako umuwi sa amin. At Linggo ng hapon o Lunes ng umaga ay bumabalik na rin ako sa kabilang lalawigan sapagkat doon ako nag-aaral. Matapos ngang magpaalam sa amin ng magkaibigan ay umalis ng mga ito. Matulid na lumipas sa mga araw. Isang araw yun na papauwi ako sa baryo namin Sabado ng hapon. Dahil tag-ulan na noon, kaya pinahupa ko pang ulan bago ako magdesisyon na pumunta sa paradahan ng jeepney na bumabiyahe papunta sa kabilang lalawigan. Sadyang malakas ang ulan kaya mag-aalas 4 na ng hapon nang tahakin ko ang biyaheng Tarlac City at papunta sa lalawigan ng Pangasinan. Magkatabi lang po ang mga probinsyang ito, pero mula sa Tarlac City, pauwi sa aming bayan ay aabutin rin ng 2 oras
na biyahe. Noong dumating ako sa aming bayan ay alas 5:30 na ng hapon at ang lakas ng ulan. Medyo madilim-dilim na rin ang paligid. Kinakabahan ako pagdating ko sa crossing ng aming baryo. Wala na kasing mga tricycle noon na namamasada. Ay, bakit pa kasi ako umuwi? Sana doon na lang ako sa boarding house. Kahit mag-isa ako doon, ligtas naman ako. Tanging nasabi ko na lang sa isip ko. Ang lamig ng panahon at basang-basa na rin ako noon. Kaya yung dala kong payong ay natutupi-tupi na rin. At parang hindi naman ito makakatulong pa dahil sadyang malakas talaga ang ulan noon. Nag-umpisa na akong maglakad. Wala na akong mapagpipilian kasi maski tumayo pa ako magdamag sa crossing ay alam kong wala nang tricycle na maghahatid sa akin dahil wala nang namamasada sa lakas ba naman ng ulan. Nag-umpisa na akong maglakad. Sa tansya ko, mula sa crossing sa main road papasok sa aming baryo ay aabutin rin ako ng isa at kalahating oras na lakaran. May mga mangingilan-ngilan rin na kabayan akong madadaanan sa unang baryo pero paglampas ko dito ay isang mahabang palayan na lang ang aking madadaanan bago marating ang baryo namin. Habang naglalakad ay halos maiyak na ako sa takot dahil sa sari-saring alalahanin ng mga sandaling iyon. Napakamali talaga ng ginawa kong pag-uwi dahil alam ko na masamang panahon. Pero nakipagsapalaran pa rin ako. Paglampas ko sa unang baryo, doon na nag-umpisa akong makaramdam ng sobrang takot. Dahil may nakita akong isang lalaking nakasunod sa daan. Napansin ko na kanina pa ito nakasunod. At habang binibilisan ko ang lakad ko ay bumibilis rin ang lakad niya. Napabuntong hininga ako. At kung ano man ang intensyon nito, makikipagpatayan muna ako bago ako magawa ng masama. Pilit ko na kinakalma ang aking sarili at inilabas ang gunting na nasa aking backpack. At narinig kong sumigaw ang lalaki ng "Miss, makikisabay lang." Sigaw nito, pero tono pa lang ng pananalita niya ay iba na ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya nag-umpisa na akong tumakbo noon, yung pinakamabilis na takbong kaya ko. Alam ko, maski hindi ko na ito lingunin ay tumatakbo na rin ito sa likod ko. Halos maiyak na talaga ako sa takot ng sandaling ito. Maya-maya ay bigla itong nagsisisigaw sa likuran na nanghihingi ng tulong. Pero hindi pa rin ako lumilingon at patuloy pa rin sa pagtakbo. Walang ibang mahalaga sa akin ang mga sandaling ito, kundi ang makalayo sa taong alam kong may masamang intensyon. Nang marinig ko ang sigaw nito, ay medyo malayo na sa akin at saka pa lang ako lumingon sa kanya. Dito ay nakita ko na nakikipagbuno na ito sa isang malaking aso. Bagamat medyo may kalayuan na noon ang distansya namin ay malinaw naman na isang malaking asong kulay itim ang humihila sa braso ng lalaki. Diyos ko, baka ito na yung sinasabi ng mga kabaryo namin na nakikita nilang asong baliyo. Sabi ko sa aking sarili. Sa mga panahon kasi na ito ay kung ano-anong mga balita ang naglalabasan sa aming baryo. Gaya na lang ng balitang may aswang, asong baliho, na madalas na nakita ng mga magsasaka sa mga bukirin. Kaya nang maisip ko ang mga ito, ay dumagdag na naman ito sa nararamdaman kong takot. Kaya ang ginawa ko ay tumakbo na ako ng walang lingon-lingon. Dahil baka ako naman ang lapain ng asong ito. Narinig ko pang sumisigaw ng tulong ang lalaki
pero hindi ko na ito inalintana. Bahala na, basta ako, ligtas ako. Sa isip ko, hindi pwede na ako naman ang mapapahamak dahil kawawa ang mga magulang ko. Pagdating ko sa bahay namin ay madilim na at masama na ang pakiramdam ko noon. Nagkasakit ako dahil siguro sa pagkabasa at pagkababad sa ulan. Isama pang takot. Halos hiwalayan na ata ako sa katawan ng aking kaluluwa dahil sa mga naranasan ko sa daan habang ako ay papauwi sa amin. Kinuwento ko sa aking mga magulang ang nangyari at kung ano ang mga nasaksihan ko. Bukas, malalaman natin kung sino ang lalaking iyon. Tiyak nakakalat ang balita sa nangyari sa kanya. Mabuti nga yun, anak, dahil kung hindi nangyari iyon, ay baka ikaw naman ang mapapahamak. Wika ng aking ina. Kung hindi dahil sa aso na nakita mo lumapa doon, malamang sa malamang, baka akong makakaharap ng lalaking iyon kapag may ginawa itong masama sa iyo. Pahayag ng aking ama na noon ay ramdam ko ang galit sa kanya. May punto nga naman ang aking mga magulang dahil sadyang nag-aalala sila. Pagkatapos ko magapunan at makainom ng gamot, ay nahiga na rin ako. Nang dahil sa pagod at sama ng pakiramdam ay nakatulog agad pagkadantay ng likod ko sa higaan. Ilang oras na rin akong nakakatulog nang magising ako ng madaling araw. Nararamdaman ko yung lamig ng hangin na sumusuot sa aking balat. Pagmulat ko ng aking mga mata, doon ko na napagtanto na kaya naman pala malamig ay dahil bukas ang bintana sa silid. Siguro dahil sa lakas ng hangin na kasama ng ulan, kaya ito nabuksan. Medyo ayos na rin ang pakiramdam ko noon, kaya tumayo na ako upang ipihit ito pasara. Nang saktong may dumapong malaking ibon sa mismong awang ng aming bintana. Basang-basang ibon na ito na parang halos kasing laki ng isang native na manok. Pero alam ko na ibon iyon at hindi manok. Hindi umaalis ang ibon na iyon kahit ang lapit na lang ng pagitan namin. Pakiramdam ko ay tumititig pa ito sa akin dahil ang mga mata niya ay nakatitig sa akin. Ang kislap na mga matang iyon at parang hindi na bago sa akin. Sa katunayan, pamilyar nga ito. Ano ba naman itong naiisip ko? Pati ba naman mata ng ibon ay pamilyar na rin? Marahil trauma ito sa naranasan ko sa daan. Sabi ko noon sa isip ko. Nakatayo lang ako at hindi ko alam, pero parang bigla akong nawala sa kasalukuyan at pakiramdam ko nadala ako sa mga mata ng ibon. Pero nang lumipad ito ay saka naman ako parang biglang bumalik sa kasalukuyan. Napabuntong hininga na lang ako. Ilang araw lang ang lumipas nang mabalitaan namin na namatay ang isang binata sa kabilang baryo. Ito yung baryo na nadadaanan namin bago marating ang aming baryo sa dulong bahagi ng bayan. At ayon na rin sa balita, ipinadoktor pa raw ito ng pamilya niya. Pero sadyang hindi na talaga ito nailigtas pa ng mga doktor. Ilang araw rin itong nakaratay sa ospital bago tuluyang bawian ng buhay. At ang balita pa nga ay papunta raw ito sa bukid nila nang makainkwentro ng ligaw na aso. Alam kong nangyari, pero ayaw kong sumausaw sa usapin, saka aso nga naman talagang nakita ko na lumapa dito. Pero ang wala sa balita ay ang binata ay hinabol ako at hindi maganda ang intensyon nito, panigurado. Kaya nanahimik na lang ako dahil mahirap na baka madamay pa ang aming pamilya na tahimik na namumuhay. Matuloy na lumipas pang mga araw
na hindi ko masyadong nakikita sina Alex at June. Dahil pag nagpupunta ang mga ito sa baryo namin ay natatao naman na wala ako at nasa kabilang lalawigan nag-aaral. Ayon sa aking mga magulang ay nagpupunta si June sa baryo paminsan-minsan at naghahatid ng bigas at kung ano-ano pa. Lagi itong naghahatid sa bahay kaya nahihiya pa ang aking mga magulang pero hindi naman nila ito matanggihan dahil ang sabi ni June sa kanila, ayos lang po yan. Hindi naman po kasi namin kayang ubusin ni Alex ang mga supply na ibinibigay sa amin ng aming amo. Kaya ang nangyayari ay maski pa nahihiya ay hindi mahindian nila tatay at nanay ang mga binata sa mga daladala nitong inihahatid sa bahay. Ang laking tulong ang nagagawa ni June at Alex sa aming pamilya noon. Isang araw, bakasyon na namin sa universidad kaya tambay-tambay na rin ako sa wakas sa baryo namin at parelax-relax. Dumating si June doon sa bahay namin. Pinasyalan niya ako. Yun, tamang kamustahan. Nag-uusap kami sa may kusina namin habang nagluluto ako ng mga sandaling iyon. Siya naman ay nakaupo sa upuan sa harap ng lamesa. Pangiti-ngiti lang ito na napapansin ko. Bakit ka nakangiti dyan? Nakakatawa ba ako? Uwi ka ko sa kanya at nilakihan ko ito ng mga mata at tinitigan. Alam mo, Sophia, sobrang mahal na mahal kita. Kaya masaya ako pag ganito na malapit ka sa akin. Kasi alam ko, ligtas ka. Sambit ni John. Gako sa kanya ay wala naman siyang dapat ipag-alala dahil wala namang masamang mangyayari sa akin. Hanggang sasabihin niyang mga katagang sobrang tumatak sa aking puso. Dadaan muna sa bangkay ko ang kahit na sinong magtatangka ng masama sa'yo. Bigla akong napalingon kay June mula sa aking ginagawang pagluluto at nakita ko na seryoso ito na nakatingin sa akin. Inabot niya ang aking mga kamay at hinawakan ang dalawang kamay niya. Sabay sambit na mahal niya ako at sobrang mahal na mahal. Nag-uunahan na noon yung pintik sa aking puso kasi sa totoo lang ay napamahal na rin siya sa akin saka matagal na rin siyang nanliligaw noon. Sinagot ko si June ng December 23. Naging open ang relasyon namin at gustong gusto niya o gustong gusto siya ng aming pamilya na maski si Lola ay napakalapit ng loob niya kay June. May ilang kwento din si Lola na naibahagi ko na rin dito sa channel na ito. Paborito ni Lola si June. Paano ito yung laging nagsisibak ng kahoy para kay Lola? Masayang naging relasyon namin ni June. Napaka-matured nito, sa totoo lang. At mayroong respeto si June sa akin. Nangako ito sa mga magulang ko na mag-aantay siya sa akin hanggang sa makatapos ako. At makatulong rin ako sa aking mga magulang at mga kapatid ko. Lumipas sa mga araw hanggang isang pamilya na naman ang ginambala ng sinasabing aswang. Ang pamilyang ito ay nasa bukid rin ang tahanan nila at may mga anak sila. Bagamat hindi naman ito masasabing sanggol ngunit maliit pa ito, mga nasa 2 taong gulang ang anak nila. Nakita rin nila ang isang malaking ibon na dumapo sa kanilang bubong habang nagpapalaho sa pag-iyak ang maliit pa lang na anak nila. Kanila rin itong hinabol ngunit mabilis na nakatakas. Kaya lalong kumalat ang balitang aswang sa aming baryo at karatig barangay namin. Isang araw, namasyal sina Alex at June sa aming bahay.
si Alex ang nagluluto noon ng ulam. Wala kasi ang mga magulang ko, nasa bukid. At mga kapatid ko lang ang aming mga kasama doon. Nang lumabas si Alex upang may bilhin sa tindahan na hindi naman kalayuan sa bahay. Mahal, kayo ba ni Alex ay may hindi pagkakaunawaan? Natanong ko kay John. Nahahalata ko kasi sa mga ito na hindi sila nag-uusap at parang mabigat ang tensyon na namamagitan sa kanila. Iniiwasan nila ang isa't isa. Wala mahal. Tampuhang magkaibigan lang. Ayos lang kami. Sagot ni June. Abangan ang susunod na bahagi ng kwento. Sophia.